Ready na. Here we go. Ay, wait lang. 5 seconds till the end. Ay, wala. Wala na yung fourth dash. Diniretso tayo. Ano yun? Express lane. Expressway. Medyo napagod na yung portal nyo. Ladies and gentlemen, game number 2. Match point dito para sa RRQ Hoshi. And interestingly enough, back-to-back Aldous games ito para kay Skylar. Mm-hmm. And Anti-Mage is going to be playing the Paquito going up against the Yuzhong ni R7. Anong klaseng matchup yun? Yung nasa XP lane. Actually, for the XP lane, ang magiging problema lang dito for the Paquito. At the early part of the game, mahirapan dito si Paquito actually kasi mas mabilis. Maglina minion si R7 at saka yung higop niya ng buhay. So yun yung itatake note din dito actually ni Anti-Mage considering na ang kanyang playstyle din is more on the aggressive side. So medyo kailangan niya napigilan ng konti yung kanyang pagiging aggressive. And for Team RRQ, ang ganda nung kanilang tinapat actually against the Ruby kasi mas mataas yung chance at mas mabilis makakapag-clear ng minion wave dito kay Aldous kasi wala masyadong damage yung kanyang katapat na Ruby but medyo napalalim yan si Rekt. Oo, ginamit niya yung Cyclone Eye pero sinabayan naman siya ni Vin. Psycho naghahanap ng burst and dash out Rekt, buhay pa. Interestingly, you mentioned yung Aldous and Ruby matchup. Kanina, si R7 ang sobrang lumamang sa aling niya. Ngayon, baliktad naman. Wait lang, isa pa. That's going to be the Mountain Shocker. Pero si Rekt ang masyashock. R7, drawing first blood. R7 here, all over the place. Napakabilis ng reaction nila. Actually, for RRQ and even EVOS Legends, yun nakikita nating trend. Lalong-lalong sa Lido Wanderer. Yun yung, kaya kung nababasa natin sa mga comments, sinasabi na Lido Wanderer pa lang, nabakbaka na yung mga teams natin. So, that is why. First blood dito for Team RRQ. And nakinagandahan dito for R7. Grabe ang kanyang map awareness. Considering na hindi din nagkaroon ng movement from Anti-Mage during that time. And Skylar, ang pinakamaganda nga dito, gaya na sinabi natin, since minimal damage lang yung kay Clover, siya ang expected din na ikutal na dito ng EVOS. Black Shoes. Yep, look at this, Albert. Going down from the wall, R7 from the north, pinasok. Sumabog ang mukha ni Juan. Wala pa siyang ulti ata or nagamit niya na ba? Hindi siya napag-black shoes. Nakapag-black shoes siya kanina. Okay, ang bilis. Ang bilis ang punish. Taz dito, nag-tangkang magnakaw ng orange. Pero, Chantel, so far, even from first blood, yung Yuzhong Qing yung nag-ult. Pero bakit ganun? Bakit RRQ Hoshi yung pumapasok, nakakuha ng patay? Yung sinasabi natin kasi for RRQ, ang dami nilang pang hold. And ang dami ng pantay. Hindi siya actually pang hold talaga eh. Ang dami nilang pang specific targeting na heroes. So, ang ka-counter lang naman talaga nila dito is Taz, pigilan na nila na mag-farm. Imagine, meron ka din nga pang counter na Vision for the chase fate dito ni Skylar against the Mountain Shocker dito ni Taz. So, all over the place yung kanilang information. Kahit si Rekt from time to time ay sumisilip, pero ginugo agad dito. Kumbaga, bina-burst out agad na nga Team RRQ eh. So, ang storya dito so far in this 3-minute game is, kapag nag-Mountain Shocker, si Taz, huli na. Nandyan na sila. Parang, ay, titignan ko, men. Ay, nandito pala! Nagulat ka na lang na nasa harap mo na. And if you go back game number 1, iba talaga maglaro si Vin actually ng kanyang Matilda. Grabe yung pagiging aggressive. Ooh! And si Skylar na lang tatapos. Pero sabi ni Albert, bro, ako na. Itabi mo ako na. Another death for 1-0-2-0. Mountain Shocker just to check. At makikita dito ng EVOS Legends, wala tayong lugar para mag-turtle. Oh, mahirap. Hindi talaga viable for them na i-contesto actually. Kung magkocontest man sila, they have to take note na meron pang mga ibang players dito sa RRQ na grabe tumalon. Actually, even Psycho, kaya niyang i-single out si paring Taz natin of Team EVOS kasi grabe yung range naman. Imagine, meron kang guiding wind or actually circling eagle dito para kay Vin. Tapos meron ka pang iisipin na yun yung overthink. Yung sinasabi natin kanina, mahirap dito for Taz actually na magkaroon ng space at magkaroon ng time na unti-untiin niya yung gold dito sa laban natin. And same with Skylar, defensive items ulit ang uunahin. Yep, ang mahirap dito Ate Chantel, lalo na early game, ganito yung ginagawa ng RRQ Hoshi sa EVOS Legends, Anti-Mage. Papabagsakin dito sa top lane. Siya, energy, kumapit at nangate. Down goes Anti-Mage. Ang mangyayari ay, ayun, mag-take advantage lang talaga yung RRQ Hoshi. Flicker in, Clover. Pinapasarap lang, tinatakot dito si Skylar. Hindi pa niya natapos, wait lang. May konting asim pa si Skylar, pero wala. Sa ilalim ng Torre, meron tong damage reduction. Mind you, 4 more seconds bago mawala at
Magka-at na lang. Oh, pinaway, magka-at na lang. Kasi naisip dito ni Skylar, pagka tinry niya din or ipilit niya na patayin doon sa may ilalim ng Torre, possible ma-crowd control pa siya dito ng Ruby. So, wise move din para kay... Para dito kaya Skylar on that one. Kasi imagine, yun yung mga sinasabi natin na hindi sila pwede magkamali or hindi sila kailangan magbigay na space for Evo sa makahabol. And just look at the gold here of Skylar. Now, 3.2K gold. Actually, malaki din yung gold ni even Psycho. So, yung mga usual na magbibigay ng damage sa Team RQ, napakaganda na ng kanilang farm dito against Team Evo. The yin yang overturn, ang bagong rework na Kagura, Vin, and Albert. Mababang buhay, kalahati na lang, shinildan muna, uuwi, kamunti ka na yun. Pero wala lang reach ang EVOS Legends pa. Kumbaga yung EVOS Legends dito, hindi nila kailangan na maging aggressive talaga. Ang pinakakailangan nilang gawin is protect Taz at all costs. Kasi yung RRQ dito, ang pinakaginagawa nila is if ever man na meron silang makita from EVOS Legends, tsaka lang sila sumasagot. So if EVOS Legends slow down, yung gusto nilang gawin, possible din na hindi maging mabilis yung gawin ng Team RRQ. Kasi RRQ, nagre-rack lang sila eh. Speaking of, bilis din naman yung rotation ni Vin at ni Skylar. Parehong ikot at parehong mag-aaral ng target. Boom! Papasok dun sa top lane! Si Skylar from top to bottom, coast to coast. Ang ganun punish pero buhay pa siya. Guiding winds, keeping him alive. Lahat ng miyembro ng EVOS Legends, mababa ang buhay dito sa lower part of the mapper top lane. Tinan mo, si Anti-Mage, nagtatrabahong marangal. Ito yung nakakatakot para sa Team RRQ. Since si Anti-Mage ay nabigyan ng space during that time, magkakaroon siya ng possible turret push against Team RRQ. And we know the possibilities or potential ng isang pakita na well-farmed. May crowd control ka na, may crowd control ka na, meron ka pang damage na pwedeng ibigay against Team RRQ. So, EVOS Legends yung sinasabi natin. Slowly but surely, kailangan nilang gumawa ng mga bait plays against Team RRQ kasi gumagawa nga o sumasagot nga lang dito ang RRQ ng play against them. So, maganda yung minaximize nila yung protection ng kanilang torre kanina sa may bottom lane. Tapos, wala nakuhang kill ang Team RRQ. Yep, sulit na sulit. And so far, past couple of team fights, nakita natin nagsistruggle yung RRQ, si maka-confirm eh. Parating takas yung EVOS Legends, and that's good. That's good for EVOS Legends. They're buying time and nakakahinga sila, especially in top lane na na-push na nga eventually ni Anti-Mage. Turtle, possibly the last turtle of the game, Mountain Shocker. Alam ni Taz kung nasaan ang lahat ng miyembro ng RRQ Hoshi. Hindi nila yata ito i-re-reset. Less than half health. Tingnan natin. Vin, naghahanap ng Circling Eagle. R7, dragon. Black Dragon Form Cobra Attack. Wala. Muscle lang siya, muscle. Enforcer lang. Back out. Pero papasok dito ngayon. Knock-up! Plus, the Tempest of Blades! Psycho gets the kill. Albert gets the other. Clover, papabagsakin na rin. Black Shoes by 1, 2, 3, 4. The countdown! Skylar gets an assist via Vin. 3 for none. Pinatagal lang nila yung turtle. Pero eventually, naka 3 for 0. Grabe yung ginawa doon actually. Doon natin makikita how technical the teams are. Kasi RRQ, pumasok si R7 with a Dragon 4. Ang ginawa dito ng EVOS, nang kanilang mawala yun, tsaka sila pumasok. Not knowing na meron pa mga burst skills dito na pwedeng ibitaw yung Team RRQ during that time. At hindi nila tinry na saluhin yung turtle para total reset. And yun yung pang setup nila for that team fight. And ang ganda actually na nakap ni R7 doon. Samahan pa ng Tempest of Blades ni Albert. Kaya hindi na nakasagot dito yung EVOS. Supposedly sila yung magsa-setup, pero wala eh. Kumbaga, well-calculated ng RRQ during the time. Yep, in addition to the well-calculated approach, ang ganda rin ang pagpapakita ng RRQ kasi ng pasensya. Nag-gets nila na parang antayin natin. Easy lang, huwag muna. Tapos, sige, sa amoy ult. Ngayon, merong replay pero may team fight din nagaganap. So, medyo confusing to. This is a look at that first fight. Nabanggit mo, nagsimula siya dun sa knock-up. Yung knock-up ni R7, kasi after nun, naiwan or single out si Anti-Mage. Tapos si Albert naman, ang tinarget nila si Juan. Kasi alam nila dito si Juan, nagamit na rin niya yung Black Shoes during that time. But it's all about yung crowd control talaga ni R7 during that time. And totoo yung sinasabi mo eh, for RRQ, para sila may drum roll. Yung mahina lang na drum roll, tapos kapag may moment, biglang dug. Paano? Dug. I'm doing the drum roll. Tingnan natin kung maririnig ulit mamaya pag nag-team fight. Pero nung nag-replay, merong namatay. Ano kayo nangyari kay Anti-Mage? Pero sagutin natin yan after this fight here. Clover na buhay pa, going for the sustain. Cobra style attack by R7.
still alive. Pinushback lang yung mga membro ng EVOS Legends. Mapa, kulay asul. Kay RRQ Hoshi to, ladies and gentlemen. And Skylar, man-to-man defense down bottom against Anti-Mage. Napush nila. Ang lalim, wait na, Clover! With the I'm offended, siya pa ang napasama. Pero may sagot, Psycho. Taken down as well, underneath the turret. Tempest of Blades, Albert. Kahit may killing spree pa siya, kamuntikin pa rin sa tore. Grabe dito yung RRQ, man. Para nakikita natin, pasok na lang ng pasok. Yun yung sinasabi natin na drum rolls. Oo, hindi ko na rin yung dugdug. Siguro pag marami. Dugdug na muna. Tapos biglang malakas sa tambol para sa kanila. And doon natin nakikita yung spirit nila for your teamfight. Pero EVOS Legends, kailangan nilang in a way makakuha dito ng turrets against Team RRQ. Pero medyo mahirap since talagang parang namuhay na yung RRQ dito sa may Riverside. Nakaangat pa yung minion wave nila sa taas. Pero again, for this destroyed. One, nakikita natin 13K. Actually, for Albert, now at 305. Pero we have to commend Vin again with aggressiveness sa pinapakita. Actually, for whole RRQ squad, even their lineup, nagko-complement to each other. Alam nila kung kailan sila magbibitaw against EVOS. Pero mapapansin naman natin dito para sa EVOS Legends, ay isa sa mga pwede lang pang bawi is yung pwede crowd control na gawin ni Clover. Kaso, Circling Eagle into Tempest of Blades. Wala nang ult si Albert dito. Mapapasama yata kay Vin. Tinanggap na lang na baka siya ang unang mamatay. Clover gets the kill. Implosion. Sagot dito ni Rek into that five-man death ball. Anti-Mage slaying the dragon. 2-for-none. Unang panalo ng EVOS Legends. Ito yung sinasabi natin for EVOS Legends. Since meron silang Ruby, meron siya mga millisecond na hold against Team RRQ. Imagine kapag ka ganun ka nipis or ganun ka liit yung space para dito sa RRQ, pwede i-maximize yun ng EVOS Legends against them. And kung mapansin natin, pwede itong maging possible na Lord Objective para si EVOS knowing na dalawang patay for RRQ, although take note, nandyan si Albert pwede siyang humabol bigla. Studio of Habol. Sabi ko yung mahirapan yung buhay nung Yuzon Jin. Albert shut down. Unang pagkamatay ng link na ito, Psycho with the revenge. Triple kill though for Skylar. Si Clover lang natin itira. Maniac into a wipeout. Chantel, feeling ko na isusulat na eh. Magbilang-bilang na EVOS. Napakasakit ng damage dito ng RRQ na isusulat. 7 seconds bago mabuhay si Rek. Even Taz actually. Pero wala sila talagang pang-clear ng minion wave. I think for RRQ, pwede sila mag-secure ng Lord para ma-secure lalo ang kanilang pagkapanalo against EVOS. Pero magsaslow down muna ng pacing dito ang Team RRQ. Kung medyo may asim yung RRQ, siyang call nila butas. Diba yung mid eh. Kaya diretso. Oh, kaya nilang pilitin. Kahit diretso eh, kahit hindi tapusin. Butas lang. Tapos para mas makahinga yung the rest of the map. Pero okay na rin. Again, they're playing this in a very disciplined way. Mm-hmm. Alam nila na kanila eh, diba? Sino mo ba naman? 6K gold lead, 16 to 4, 13 minutes. Tapos hindi pa nila actually tinry na diretsuhin talaga yung sa kanina. Yung tama yung sinasabi dito ni Leo na disiplinado. Kasi kanina pa natin sinasabi na ang playstyle dito ng RRQ is not actually them setting up a play. Yes, aggressive sila. Pero pag may pumalag from EVOS at saka din sila bumibitaw ng mga skills dito against the team. Ito na naman yata si Arce. Ito yung sinasabi natin, medyo mahirap talaga yung buhay ni Taz. Oo. Kahit na mabuhay siya dyan, lalakarin niya ulit yan. Mm-hmm. Diba? Kahit nasabi mong alam nila kung nasan silang lahat, ganun pa rin, pero tinawa to, si Juan, oh, walang black shoes na, tapos. Si Juan na iwan dito. Oo. There's no one with him. There's no one with him. Na-isolate siya ngayon. Isa pang teamfight dito, medyo malaki to sa may orange buff ng EVOS Legends. Pero mind you, Ate Chantel, walang ult yung mga tank nila. Walang I'm offended, walang implosion. So, hindi nila pwedeng ipanalo yun agad-agad ng ganung kadali. Si Anti-Mage. Siguro siya pwede nang sabihin ng pag-asa nila sa ganitong klaseng sitwasyon. Yung talagang magandang pasok ng kanyang anak outside possible. Kasi nga lang, sinalubong agad ni Psycho actually. Ooh! Too much damage. Nagkabaliktad. Usually nakikita natin yung Ling ang binubugbog ng pakito pero siya ang nakitil doon. Clover looking low. Siya energy set into the face. Another knock-up. Pero may sagot! Rek with the implosion! The turnaround, now it's Taz as well. Si Vin, babagsak na rin. Double kill. 4-1. Oh, ito na yung sinasabi natin for EVOS Legends. Kailangan lang nila ng kanilang synchronization of skills. Magandang bitaw or magandang pagputok dito ng Shadow Energy actually ni Juan. Tapos automatic free for Taz. So for EVOS Legends, yun yung pwede na lang gawin if they want to contest this Lord. Pero yun lang delikado sa may middle lane. Si paring Juan natin.
still alive. Pero Albert, actually, pwede niyang ipos sa may middle lane. But it's all about Team RRQ. Hindi nila kailangan gamitin lahat ng skills nila on a specific team. Oh, naka-lord pa nga. Kahit na mahirap ang buhay ni Taz, lumalaban siya. He finds ways. It's amazing how in that small window, guys, walang 10 seconds yun eh. Actually, kinagandahan dito kay Taz, yes, kanina pa siya tinatarget dito ng RRQ, pero 3 deaths pa lang siya actually for this protected, YSF. Protected. And kapag alam niya na delikado, hindi din talaga siya pumapasok dito for Team Evos. And now RRQ, madali lang para sa kanila na depensahan actually yung Lord. Pero kasi nakikita na natin yung DPS dito na nga, ni Taz. Since tatlong beses lang siya namatay, naging continuous yung gold niya dito against RRQ. Eh, look at that, Malefic Roar. So, magandang pasok lang dito actually for one ng kanyang mga burst damage. Automatic, possible, ubos ito para kay Taz. Pumapasok na kasi sa baluarte ng EVOS Legends ang RRQ Hoshi. Naging 5v5 na. Malawa ang 5v5 na at dun lamang ang EVOS Legends. It's gonna be a Lord defense. Yes, hindi mabubutas ang RRQ Hoshi. Pero nakasplit sila eh. So, mahirap to para i-recover. Nanaawan ng purple si Taz. And that's gonna be hard. Si Albert, usually dapat yun yung nanaawan mo, yung Ling. Mm-hmm. Pero kahit na nanalo, kahit na naka-turn around ang EVOS Legends doon, maganda rin naman ang recovery ng RRQ Hoshi. Yeah, for RRQ Hoshi kasi, gaya na sinabi natin, si Vin, walang bahid ng takot. Actually, kung mag-Matilda, yun yung mapapansin natin sa kanya. More on physical defense din yung mga next na niyang binibuild. Actually, Athena Shield, tapos Antikiras, goods na. Mm-hmm. Tapos, konti pinik ng Dominance Ice. Pero pinakamagandang possible na nakikita ko dito sa EVOS is kapag ka napalayo ni Rek or may nahila lang siya papalayo against RRQ. Speaking of... Tempest of Blades, malalakin, plus a Circling Eagle, si Taz, buhay pa. Pero tingnan natin, Vin tinapos na bago pa makarating si Skylar. Clover tumatakbo. Ooh. At baka mabuhay pa nga. R7 gonna take out Anti-Mage Vin ang may final hit. Double kill para dun sa Matilda. Atapang Atilda. Atapang Atilda. 5-2-15. Parang Venus gumalaw. Wow, iba yung pinapakita dito ni Vin actually. Imagine na doon mga players. Oh my Venus. Oh my Venus. Oh nga no. Oh my Venus. And Anti-Mage na doon siya, sana siya para i-save si parang Clover natin during that time. Pero siya naging casual dito ng RRQ during the team fight. And sira ang inhibitor turret sa may middle lane. EVOS, they still have a chance actually na balik na rin yung laban. Nagkakaunahan lang sila eh. Actually, yung sinasabi natin kanina, more on 5v5 na talaga yung force dito ng EVOS. Wag lang talaga na may mahuli since ang RRQ dito, meron silang isang Skylar, which is a One Punch Man. I think yun ang naging key to success ng RRQ Hoshi in that last team fight. Yung naipanalo ng EVOS Legends, 5v5 yun. Pero nung nagsimula via split, nung nagsimula silang hiwa-hiwalay, lamang yung RRQ Hoshi. Pinilit nila yung team fight. Pili ko ganun eh. RRQ Hoshi, pilitin yung team fight. Mm-hmm. Yung team fight, pilitin nyo yung team fight para magsisingle out kami, mag-target kami ng mga players nyo dito para mabuwag agad yung inyong aggressiveness na ipapakita. One example doon is ang tinarget talaga ng RRQ is actually si Clover. Mm-hmm. Kaya napilitan din si Anti-Mage na promotect against him kasi ang pinaka-crowd control din talaga actually ng EVOS ngayon is si Clover kasi ang ginagawa ni Rek is inaabangan niya si Albert actually na lumapag after the Tempest of Blades tapos yun. Ayan na, nagpumilit na nga. R7 coming in. Black Dragon form. Ooh. Plus the knock-up. Nag-Winter Tranto ng isa. Skylar, naghahanap ng target. One Punch Man. Mission accomplished. Down goes one. Hindi nakapag-Black Shoes. Wreck na rin ang susunod. Taz, fighting for his life. Underneath the turret. Meron pa siyang immortality. Saan ang bawi? Malakas ang damage. Output na itong Yuzhen Shin na ito. And of course, 2-for-none. So far, okay na okay pa. I was talking about Taz. Chantel, ano pang kailangan gawin ng EVOS Legends dito? Okay pa ba si Taz? All-in ba sila dito? Kasi si Juan, ang dali niya ng patayin eh. Yeah, actually, for EVOS Legends, I mean, yun lang naman talaga yung kailangan nila gawin. Magbigay sila ng space dito for Taz na magkaroon ng pwesto para magkaroon ng free-hit. Kaso kinakonta agad ng RRQ. Kung tinanan natin ang ginagawa ng RRQ, fina-force nila kapag may nakita sila tatlong players dito ng EVOS, para hindi na magkaroon ng pwesto dito si Taz. So, for EVOS Legends, all they have to do is to defend this one. Since de-depensa sila, pwede sila maka-wipe out here. But speaking of wipe out, para baliktad. Oh, nasa loob sila ng base ng EVOS Legends. And Skylar is at a fifth of his health.
R7, meron siyang Black Dragon form dito. Immortality pop on the Aldous. Mabubuhay pa siya. And Guiding Winds, pero tinamaan pa rin, hinabol ng projectile ni Juan. And that's gonna be one kill for the side of EVOS Legends. Pero, ang resulta naman nun, Chantel, Lord marching down mid, tapos wala ng Torre para sa EVOS Legends. Pero for EVOS Legends, since meron silang Lilia dito, mabilis lang para sa kanila, actually, na makadepensa. Yung sinasabi natin for EVOS, they have to... Actually, yung force ng team fight doon sa mas magandang posisyon para sa kanila. Kasi yung ginagawa nga ng RRQ, nagpo-force din sila ng teamfight doon sa posisyon na hindi ready si EVOS. So for EVOS to be ready, kailangan na nilang umangat ng konti. Kasi yun yung ginagawa actually ni Vin against them. So kailangan nilang sabayan yon. Since meron na rin items dito si Taz, actually per Taz, complete na mga items niya. Meron din siyang immortality. Inaantay na lang niya yung sana ako mag-free hit. And it is not even a problem for EVOS dahil dalawang tanke nila. R7, finally, the hunter is the hunted. Bumagsak na at napatay na ang Black Dragon. R7 shut down. Finn as well. 5-3-17, dinagdagan ng isa pang death. Isa pang turnaround, Chantel, kasi 2-4-0 to, tapos TikTok timers na. Feeling ko, parang pwede itong diretsyan actually na EVOS, but TikTok na rin si Psycho to... Implosion into a kill, flicker out, pero yung damage output talaga ni Taz. Napakasakit. Yung sinasabi natin, kailangan EVOS dito ang mauna. This time, sila ang nauna against RRQ. Taz on the free hit, yun yung nakakatakot dito. Para sa Team RRQ, hindi na sila basta-basta pwedeng magpakita. Actually, even na si Oh My Venus dito ng Team RRQ, hindi na siya pwedeng pumasok. Oh My Venus. Oh My Venus. Kita mo yung trinay gawin ni Albert doon. Trinay niya i-cut yung lane. Pero alam niyang mamamatay siya pag pinilit niya. Tempest of Blades dito. Minions na lang ang target. Napatay pa nga si Psycho dito. Walang bawi ang EVOS Legends. Pero wala silang minions. Wala nang minions. Yun yung kaya pinilit ni Albert na maklear yung minion wave. Pero, ito yung nakakatakot para sa Team RRQ. Since meron nang, or naka-advance na dito yung EVOS Legends, every moment na magusto nilang mag-push against RRQ, hindi na madali na pasukin si Taz kasi paliit na yung formation ng EVOS. Kumbaga magkakadikit ka sila. Kanina kasi medyo bunga pa dun sa jungling area ng EVOS Legends. So, for RRQ dito, kailangan nilang unahin muna yung minion wave above anything else. Kahit na nag-Black Dragon form, makati pa rin si Taz. Nag-back out doon si R7. Saan ka nakita ng dragon ganong kalaki? Napadaan lang yun. Joke lang. Ayun na, yun yung delikado ngayon para sa Team RRQ. Possible, makasira ulit ng mga Torre yung EVOS ngayon sa laban natin. Wow, 5-4-7 biglaan from 2-3-5 actually. Kaya Taz dito, kasot si Artemage. Hinahabol ni Albert, kaya bang i-shut down? Tempest of Blades knock up into one. That's the Pakito taken down. Clover with the CC. Wrecked and Albert playing cat and mouse. Sama mo na si Clover, mapapapang immortality dito. Ang lalim, Winter Truncheon in. Taz taken down by Psycho. Napag-beach boys papalayo. Mayroong energy si Albert. And right now, medyo malalim yata ang EVOS Legends. Kulang sila ng resources, pero kulang din sila ng oras. There's the knock-up, there's the pull by Clover. R7, Guiding Winds in. 3v2 ito. Clover, kanya ba mag-sustain nito? Nang laban nito, pinopatay na si Juan. And there's another Tempest of Blades. Ganun tumagal yung team fight na yun. Ate mo, Chantel, Albert gets another kill. Grabe, pinapakita nito ang RRQ. Actually, by time yung ginawa ni Albert, Leo. During that time, pinilit nila na makita doon si Albert para lang ma-zone out or makita or malapitan dito si Taz. During that one, nawala na immortality, tapos automatic kill para naiwan dito si Rek. Actually, and for that tatlo or apat ang possible mamatay dito for EVOS Legends. At ayun na nga yung sinabi natin. 70 seconds si Rek. One! Ito na nga, dahil doon sa pag-buy time ni Albert, nabaliktad pa nga yung laro. Hindi kaya ang depensahan ni Juan at ni Anti-Major. So, ladies and gentlemen, that's game and that series. RRQ Hoshi eliminate EVOS.